Yon, good morning mga ka-dicer. Nakakatapos lang ng ulan, oh. Basa ang kalsada, medyo tumigil tayo dun sa Michelle. So papunta ako sa San Pablo ngayon at pipick up na naman ako ng DTR ng aking mga merchandiser. So for today's vlog mga ka-dicer, gusto ko lang bigyan ng explanation yung comment ng isa nating ka-dicer na siya daw ay bago at wala pang alam sa pagiging merchandiser. At tinatanong niya, ano daw ba ang dapat unahin sa pagpasok sa outlet sa pagiging isang merchandiser? Mag-inventory ba or mag-display or kung ano? Bago yan, alam naman po natin na lahat tayo ay may kanya-kanyang diskarte, no? Pagdating sa pag-i-instruct sa ating mga merchandiser, so bilang coordinator, so ito yung may isa-suggest ko sa iyo. So tara, simulan na natin. Unang araw sa pagiging isang merchandiser, ang sasuggest ko sa iyo ay unahin mo munang bisitahin yung mga pacing mo. Kung ito ba ay nasa original pang posisyon o nasa tamang mga sukat pa ba. Kasi may tendency po yan na baka ang iba dyan ay kinain na ng yung kapwa merchandiser. Dahil nga sa ang alam nila maeendo na yung papalitan mo. So may mga ilang merchandiser po na tigal ang mukha, no? Okay, hindi ko naman lalahatin. No? Kinakain nila yung mga pacing ng katabi nila na alam nila na mawawala na ng dicer. Nasa gayon, lumaki-laki yung kanilang mga pacing. So i-check mo yan sa tulong ng bisor para hindi kayo magkagulo kung ano ba talaga yung sukat ng display mo. Lalo na kung may record sila. Hello? So mabilis naman pong alamin yan kung ano talaga ang sukat. So yan lang naman, number one, alamin mo lahat ang sukat ng display mo, ng pacing mo. At syempre, isabay mo na doon yung familiarization at yung mga wala ng display sa tulong ng paglilista. Kung ikaw ay may dalang ball pen at saka pirasong karton, so para hindi ka malito, barcode ang isulat mo. Nakaka-sure na dyan, sigurado. Kasi may mga ibang SKU na halos magkakamuka, ano, pero sa pagtalagang tiningnan mo maigi, magkakaiba po yung barcode niyan, okay? So yan ka-dicer, sana ay ang unang suggestion na ito ay makatulong sa iyo, no? So pangalawa, yung tinatawag natin na segregation or pag-aayos ng bodega. So importante na ayusin mo ang bodega mo. At dito sa pag-aayos na to, isasabay muna yung pag-inventory with expiration. So bakit? Kasi ito na rin yung magiging beginning mo sa magiging report mo. So ayusin mo ang bodega mo kung saan ito naka-location. So as usual, tatanong muna naman. So huwag tayong mahihiyang magtanong sa mga naka-assign sa supermarket na yon, kung sa selling area, sa bisor, yan, sa warehouse, sa stockman. So tatanong natin kung saan nakalagay yung mga stocks natin. So ayusin mo yan, lalo na kung ang product mong i-handle ay food. So napaka-importante na makuha mo lahat ng expiration date. Kasi kapag ikaw po ay nagsisimula na, accountable ka na po dapat dyan sa lahat ng makikita mo. Although kung meron man na year X na pumasok pa dun sa period covered na pinalitan mo, accountable pa yun dun. Pero overall talaga, dapat ikaw na ang accountable dyan kasi ikaw na yung nandyan. Ano? Sa trabaho natin merchandiser, dapat kailangan natin ng flexible yung ating katawan. Dapat mabilis tayong kumilos. Tapos isabay natin yung talagang matinding diskarte kasi pagtagal-tagal naandyan na yung utos-utusan ka na rin dyan ng mga bisor, no? So for the meantime, kapag kaganyan na bago ka pa lang, kung utusan ka, matuto kang mag-explain sa kanila na sir, ganito, baka po ano, unahin ko muna ito, first day ko po ngayon, ayusin ko po muna lahat ng nilalaman ng aking bodega, kung ano pa yung mga stock, baka kasi mamaya may naiwan ng mga expired. So yun, ganun. So yan, yung unang dalawang bagay na yan, check mo ang mga pacing mo. Pangalawa, check mo lahat ng bodega mo, isabay mo na yung inventory mo. Tapos so yun nga, isabay mo na rin yung mga dapat mong withdrawin kasi pag natapos ka na mag-ayos, tsaka ka mag-display, no? Basta nasa yung diskarte yan kung anong unahin mo. Kung gusto mo, mag-display na muna. Nang sa gayon, pagkatapos ng display, focus ka na sa bodega. So may mga ganyan, basta nasa yung diskarte. Pero dapat i-manage mo yung time mo kasi nga
lalo na kung rubing ka, di ba? So dapat mabilis ang kilos, tapos mabilis ang display. Ano? May katlong isasuggest ko sa'yo, i-check mo rin yung mga BO mo, kung ito ba ay napakadami, ano? Sa BO section naman, tatanong mo naman kay BO ma, kasi nga may mga time na ipapalitan mo, natambak ng natambak yung BO, hindi naman niya naipu-pull out kapag nagdi-deliver, hindi siya nakakapag-pull out. No? Baka mamaya, kapag ikaw na yun nandyan, magka-deliver ka tapos napakadami palang BO, pinull out na lahat, tasabihin, sinundizer dito, ano nangyari, ano? So dapat may record ka din nun. Hingin mo kay BO man yung mga RTB number, pwede mo yang ibigay sa yung ahente. Ano, at syempre dapat maging wise ka na ganito, sir, yung mga BO na yan, inabutan ko na, no, nang kuya mag first day na check ko po na ayan po ang nandun sa store. So ganyan lang naman, simple lang, no. At dapat number one susi natin yung magtatanong tayo palagi kapag meron tayong hindi alam, ano, lalo na sa mga accountable sa mga area nang nasa supermarket tayo. Okay? So yun, sa'yo kaday sir, sana kahit pa paano itong tatlong bagay na ito makapagbigay sa'yo ng tulong, lalo na sabi mo nga ikaw ay baguhang merchandiser pa lang at wala pang gaanong alam. Sa una lang naman yan kaday sir, nakatitig ako sa'yo. Pagtagal-tagal ng panahon, isa, dalawa, tatlo, mga ganyang buwan, nakakasiguro ako sa'yo yung daily routine mo, mamamanage mo na at sisiw na lamang yan sa'yo. So tiyaga lang, sipag, at dapat updated sa mga report sa iyong coordinator. So ganun lang, shoutout sa'yo at gusto ko lang magpasalamat sa suporta mo at nanonood ka ng aking mga vlog, ano? Maraming maraming salamat sa'yo. Sana ay tumagal ka sa pagiging merchandiser at welcome sa buhay ng supermarket life. So muli mga kadiser, hindi ko na patatagalin ang video na ito, no. Although yun nga, ulitin ko, napakaraming dapat na gawin sa unang araw, ano, sa pagiging isang merchandiser. Pero yung tatlong nabanggit ko, siguro ayun muna siguro ang pinakang basic, no, sa unang araw. Okay? So muli mga kadiser, at ako kuya papunta ng San Pablo. Maraming maraming salamat muli sa inyong pagtitiwala sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo na yung subscriber button at sama nyo na yung bell. Ang sa gayon, manotify naman kayo kapag may bago tayong upload patungkol sa buhay ng merchandiser. So muli, ako ang inyong lingkod, Erwin Regalo. Lagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!